ilan pa ang natitira na nasa Europa o nasa Ukraine na ayaw umuwi muna? Ang problema po kasi dyan, karamihan po nung naiwan dyan, may kanila ng pamilya sa Ukraine. At alam naman po ninyo, mga Pinoy, kahit na po sa gitna ng kaguluhan at digmaan, ay hindi iiwanan ng pamilya, no? Magandang araw sa inyong lahat. Narito po tayo muli sa The Mga Has Interviews. Ang ating po pag-uusapan ay kalagayan ng ating mga migrant workers na nasa mga conflict zones katulad ng Ukraine. Ang ating pong panauhin, si Undersecretary Bernard P. Olalia, Administrator ng Philippine Overseas Employment Administration. Magandang araw, Yusek! Magandang araw po sa ating lahat at magandang araw po sa mga nanonood po sa inyong program. All right. Anong kalagayan po ng mga Pilipinong nasa Ukraine? Tila may naiuwi na, tila may nandoon pa rin. Ano po ang status? Alam niyo po, dalawang klase po ang mga OFWs natin sa bansang Ukraine. Ano? Meron po tayong tinatawag na land-based workers at saka sea-based workers po natin. Yung land-based workers po natin, karamihan po dito, mga professionals and skilled, no? At sila po yung tinatawag nating returning workers or balik manggagawa, no? Majority po sa kanila na ilikas na natin, no? Bagamat yung iba ay nagdesisyon pong magpaiwan sa Europa para maghanap ng kani-kanilang trabaho, yung iba po sa kanila naman ay nagdesisyon ding pong umuwi dito sa Pilipinas dahil sa tagal ng pananatili nila doon, syempre na miss po nila yung kani-kanilang pamilya. Okay. Yung sea-based po naman natin, ito po yung medyo critical. Kasi sila po yung on board the vessels who were docked in the Black Sea, tapos malapit po yan doon sa mismong war zone kung saan may kasalukuyang gyera nga between Ukraine and Russia, no? At marami po tayong mga seafarers kasi on board, no? Alam nyo, karamihan po ng mga foreign vessels marami pong Pinoy diyan at hindi po naiiba yung mga vessels natin sa Ukraine, ano? Mahigit 400 yung mga seafarers po natin na on board sa iba't ibang vessels dyan. Pero mahigit kalahati na po ay nailikas na natin at napabalik na po natin sa ating bansa. Siguro a little 100 na lang po ang naiwan natin na mga seafarers natin dito po sa sinasabi kong lugar. No? Nag-aantabay lang tayo ng tamang panahon at tamang oportunidad para po mailikas po natin sila. Alright. Ikwento nyo nga sa amin, so doon sa land base ng mga professionals kanyo, ilan pa ang natitira na nasa Europa o nasa Ukraine na ayaw umuwi muna? Ang problema po kasi dyan, karamihan po nung naiwan dyan, may kanila ng pamilya sa Ukraine, no? Nakapag-asawa na po ng mga Ukrainians. At alam naman po ninyo, mga Pinoy, kahit na po sa gitna ng kaguluhan at digmaan, ay hindi iiwanan ng pamilya, no? Mas nananaisin pa nilang makapiling yung mga mahal nila sa buhay doon at sulungin yung mga problemang tulad po na ito, no? So yun po yung mga nagpaiwan, yung may mga pamilya na po sa Ukraine. Okay. Noon pa hong 2014 ay nagpanukala na kayo ng ban on deployment of migrant workers to Ukraine, di ba po? Bakit to, ano ang naging status nun? Lumuwag ba yung polisiya o nanatili yung ban? Alam nyo po, noong 2014, ang background po nito ay meron pong kaguluhan na sa bansang Ukraine kasi ito po yung panahon na hindi ata pinayagan na maging member ng NATO ang Ukraine. So napakarami pong anti-government protests ng mga panahon na yun. At dahil po sa mga kaguluhan dahil sa anti-government protests, no, idiniklara po ng ating Department of Foreign Affairs na alert level 2 yung bansang Ukraine noong 2014. Pag po kasi sinasabing alert level 2, ito po yung different levels. May alert 1, 2, 3, and 4. No? 1 is the least, ito yung pinakamababa, 4 being the highest. Ang 2 po, ito yung restriction phase natin kung tawagin. No? Pag restriction phase, hindi po natin papayagan na ma-deploy ang mga new hires kung tawagin. Yung bagong sasampa, bagong employment. Pero yung mga rehires natin o yung balik manggagawa kung tawagin, yun po yung pinapayagan natin. Kaya may partial deployment po na inissue ang governing board ng POA sometime in 2014.
All right. Okay, ngayon tingnan po natin, marami pong mga bumalik ano dahil sa COVID-19 pandemic at marami rin ang parang tipong hindi makaalis dahil nga din sa pandemic. So ano ba yung latest figures ninyo? Kasi sabi ng DFA, sila yung nangangasiwa ano po ng repatriation. Mga halos 420,000 plus na ang umuwi ng mga OFWs natin. At ilan naman kaya yung hindi nakaalis? So yung dalawang numero na yon magiging mahalaga para ma-appreciate natin gano'ng kaseryoso ang problema natin sa migrant workers. Apo, yung C-base po na binabanggit ko, ang exact number po ng mga totally affected seafarers natin on board the vessels is 472. No? Okay. As of last week po, yung number of totally disembarked, yung napababa natin, no, at wala na doon sa conflict area, nasa mga halos 200. No? Ang nakarating sa ating bansa dahil nakababa na at meron na silang nakuhang humanitarian corridor, nasa mahigit 60 na po yung nakababa natin at nakabalik na dito. May mga nag-aantabay na lang na papaalis na at inaayos na lamang yung kanilang palipara. No? Ang nag-aantay po doon sa onboard natin, sa tingin ko po, mahigit 100 pa doon sa conflict area na yon, at kinakailangan po mag-antay tayo ng tamang panahon kasi may nangyayari ng kaguluhan at hindi po basta-basta yung pong repatriation. Kaya nakailangan may tinatawag na humanitarian corridor na kung saan both parties, Ukraine and Russian forces, will recognize na hindi po combatants itong mga OFWs natin para hindi po sila madamay sa gulo. Ano ba pagtataya ninyo? Posible bang kumalat pa yung conflict sa Ukraine sa ibang mga karatig bansa, Poland, Germany? Ano yung estimate no? Kasi marami din tayong OFWs sa mga bansang yun ng Europa. Now, alam nyo po, ang Europa is an emerging market of our OFWs, no? Yung bansang nasa paligid po ng Ukraine, yung Romania, yung Hungary, yung Moldova, karamihan po dyan, bago lang po yung mga deployment natin at nagsisimula pa po yung mga pagpapadala natin ng mga OFWs dyan. Sa bansang Romania nga, katatapos lang yung ating bilateral labor agreement eh. No? Kung hindi po this year yun, latter part of 2021. No? Katatapos lang po yun. At masayang-masaya po tayo dahil magsisimula na nga deployment natin sa Europa kasama na po ang Romania. No? Napaka-volatile noong pong sitwasyon doon. At hindi po natin masasabi kung kailan matatapos. No? At habang tumatagal, marami pong OFWs natin ang apektado. Lalong-lalo na po sa Russia. Marami po tayong kababayan doon, mahigit 10,000 po. At karamihan po ng mga kababayan natin doon ay mga domestic workers. No? So ito po yung mga dynamics na kinakailangan nating pag-aralan ng husto at tayo po ay makipag-ugnayan sa mga dapat nating kausapin doon, yung mga counterparts natin, para mapaayos po natin yung kalagayan ng mga OFWs natin at ma-anticipate natin kung kinakailangan pong magdeklara ng repatriation sakali mga lumala po ang sitwasyon sa Europe. Yusek Bernard, ikwento nyo nga sa amin, ano ba yung indikasyon sinasabi ninyo o ano yung inyong minomonitor para mag-trigger ng ban on deployment, yung alert level 1, 2 na sinasabi ninyo? Halimbawa, 21 days na po yung gera sa Ukraine ano, ng Russia ni Vladimir Putin. Kung tatagal pa ho ng isang buwan at dumami yung actually humanitarian crisis ngayon ano, ng mga evacuees, 3 million na daw na mga tao galing sa Ukraine ang lumikas na. So, what other indicators would you be looking at para at may timetable ba kayo? Para finally sabihin, oh, ban muna sa mga karatig bayan ng Europa. Apo, tama po yan, ano? Alam nyo po, ang ahensyang tumutugon sa ganyang mga insidente ay yung ating nasa post po, yung ating embahada at konsulada, no? Meron po tayong one country team approach na kung saan kung hindi man yung ambassador o yung congen po natin ang head ng mission na siya pong nagde-determine yung alert level doon sa isang lugar. Katulad po ng nangyari sa Ukraine dahil sumabog na po yung kaguluhan doon, noong last week nag-declare na po ng alert level 4 ang ating embahada at konsulada doon sa areas na yon. At kung maalala nyo, sabi ko alert level 2 noong 2014, ano? From alert level 2, inangat po nila ng alert level 4. Yung alert level 4 po kasi, ang ibig sabihin niyan,
mandatory repatriation. No? Sa ayaw at sa gusto mo, kinakailangan lumikas ka na, tumalis ka na sa isang bansa. At dahil po sa declaration ng Alert Level 4 po ng DFA, tayo po naman sa POA, yung ating governing board, yung policy making body po ng ating opisina, ay nagpasa ng isang resolution ng Miyerkules last week. No? Nagsasabi na dahil sa Alert Level 4, ay total deployment ban na po sa UK. Sa Ukraine, ibig sabihin. Ang ibig pong sabihin ng total deployment ban, wala po tayong papayagan maging balik manggagawa. Okay. At lahat po nang nando doon, ay kailangan po natin ilikas palabas po ng bansa. Alright. Yusek Bernard, kwento nyo nga sa amin, ilan na yung total OFWs na umuwi dahil sa COVID-19 at na ngayon parang may dislocation? Meron ho silang mga panukala na mag-retraining o magkaroon ng parang labor options in the country. Ano po yung mga plano doon ng POEA? At ilan sila apektado? Apo. Ang datos po ng DOLET, OWA, nasa mahigit 968,000 na po ang total OFWs na na-repatriate natin worldwide dahil po sa pandemya na nangyari po sa buong mundo at dahil din po sa mga kaguluhan tulad po ng sa Ukraine. No? Yung pong mga pinauwi natin na ito, siyempre marami pong interventions ang ating iba't ibang ahensya para po makatulong sa ating mga OFWs. No? Yung pong TESDA ay katuwang natin sa pagbibigay po ng skills training sa ating mga OFWs na umuwi at nagnanais bumalik at kinakailangan po nilang i-upskill yung kanilang skills para po makahanap sila ng trabaho na angkop doon sa experience at kakayahan po nila. Yung iba naman pong OFWs natin ay nagre-retraining, no? Nag-a-update yung kanilang skills para lang sa ganon, competitive po yung ating OFWs pag sila po ay nag-submit ng kanilang biodata, nandoon po yung kanilang work experience at nandoon yung recent training po nila na hinahanap naman ng iba't ibang mga foreign employers. Maliban po sa mga trainings na ito, ang DOLE naman at ang OWA ay meron po sinasabing financial assistance. Ito po yung ACAP na tumanggap po yung mga OFWs natin ng $200 or 10,000 pesos financial assistance. Ito po yung one time na ibibigay po ng DOLE at billion na po ang naipamigay ng DOLE at OWA dito pa sa financial grants po na ito. No? Maliban po dito, may livelihood and educational assistance po ang OWA. No? Yung educational assistance, ito po yung pag may college student, yung ating OFW, may anak po sila at qualified po sila, pwede po silang mag-avail ng educational assistance at bibigyan po sila ng DOLE at OWA. Yung livelihood assistance naman, kapag po kayo ay may entrepreneurial skills, kung tawagin, magkakaroon po kayo ng pagbibigay ng may livelihood program po kayong isusumite at aaralin po yon kung feasible ba siya o hindi. Magkakaroon po ng training, kasama po natin yung ibang ahensya sa pagbibigay ng training. At pag meron na po kayong entrepreneurial skills, ay bibigyan po kayo ng kapital, whether in cash or in kind, para makapag-umpisa po kayo ng inyong negosyo dito po sa ating bansa. Pero Yusek Bernard, ang sabi ng ilan, yung $200, napakaliit na halaga. Tapos yung retraining na sinasabi niyo, parang stopgap, baka naman lihis sa kakayanan o expertise ng ating mga OFWs. Sa totoo lang, ano yung pwede pang gawin para mas strategic o mas pangmatagalan yung pag-address ng problema ng ating dislocated na halos 1 milyong OFWs? Alam niyo po, tama po kayo, no? Kaya nga po yung tinatawag nating reintegration programs ng NRCO at OWA, napakahalaga po noon eh, no? Marami pong polisiya tayo para tugunan yung reintegration ng ating OFW sa ating komunidad, no? Dahil sa tagal na panahon na pagtatrabaho nila sa abroad, kinakailangan po nilang ma-reintegrate ulit sa ating society, no? Maliban po sa binanggit kong reintegration programs, ang karamihan po kasi ng mga OFWs din natin ay nagnanais din bumalik at magtrabaho abroad, no? Kaya pinakamainam po na intervention dito ay bigyan natin sila ng tamang training, no? Pag sinabi po natin tama, yung pong OFW ang mamimili kung ano po ba yung gusto nilang upskill, ano yung kalidad na gusto nilang, kalidad ng kanilang training na gusto nilang matanggap, at base po doon sa kanilang experience para po meron silang advantage sa ating mga competitors worldwide, no? Pagkatapos po niyan, i-refer naman po natin sila kung sila ay pupunta sa POA,
doon sa mga legitimo at licensed recruitment agencies na meron ng mga tinatawag na registered job orders para po hindi sila maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Kasi napaka-importante po yun eh. Laganap po ngayon, lalo ng panahon ng pandemya, yung mga online scams at hindi mo pa kailangan mapanuri ka mismo at kuminsan maloloko ka dahil hindi mo kabisado kung yung offer sa'yo, yung sinasabing too good to be true, eh totoo ba o hindi. Kaya i-refer po natin sa isang lisensyadong recruitment agency nang sa ganon, magabayan po sila sa maghahanap ng trabaho. Sa inyo pong mandato, kasama yung regulation ano po, ng mga recruitment agencies, ito po bang panahon ng 2 taon ng pandemya? Ano yung scorecard ninyo? Marami bang nahuli? Marami pa rin bang kaso ng illegal recruitment? At paano din yung sinisiguro, sabi ninyo ngayon, nag-move sa online ang recruitment anomalies. Ano po? Ano ho yung status nitong pandemya ba? Marami kayo nahuli? Marami Nako, pa? Opo, tama po kayo, no? Nitong pandemya, aktibo po yung ating tinatawag na anti-illegal recruitment branch ng POEA. Sa nakuha po natin yung mga iba't ibang ahensya tulad ng IACAT, no? Andyan po ang DOJ, andyan po ang NBI natin at PNP natin na kung saan nagtutulungan po lahat ng ahensya ito para po sugpuin, prevent yung anti-illegal recruitment at saka yun pong human trafficking na tinatawag natin. Ano? Marami na po tayong nahuli, marami na po tayong nakasuhan at sa katunayan nga po, patuloy po yung information drive natin. Kasi maliban doon sa mga remedial measures na kung saan nangyari na yung insidente, pinakamainam po dito yung iwasan po natin na mabiktima ang mga OFWs natin. At ang ginagawa po natin dito, pinaiigting natin yung information drive natin. Kasama natin dito mismo yung mga LGUs natin. Pupunta tayo doon sa baba para na sa ganon yung mga municipal at saka yung mga provincial counterparts po natin, mabigyan po natin ng tamang capacity building at nang malaman nila kung ano-ano yung mga red flags kung tawagin. At yung mga red flags na yon ang ipinamumutbud nila sa ating mga kababayan na nagnanais magtrabaho para maiwasan nila yung mga ganito. Pero tila ho ang magiging problema is hanggang gaano kababa, sa baba, maipapaabot yung impormasyon yung sinasabi dahil marami sa ating mga kababayan kapit sa patalim. Doon ho sa mga baryo na malalayo o sa mga bayan na kulang ang impormasyon na galing sa inyo at sa DOLE, mukhang doon namamayagpag yung ating mga illegal recruitment agencies. Paano nyo po gagawin yon? Dahil yun yung nadinig namin sa ilang migrant workers. Ano po? Ang impormasyon nyo umaabot lang sa mga syudad. Hindi dumudulog sa mga kabayanan na maraming mga taong nabibiktima. Isa po yan sa challenge at isa po yan sa gap na aming na-realize. Ano? Alam nyo po kasi ang AIR o yung anti-illegal recruitment branch ng POA ay centralized dito lamang sa aming opisina sa Maynila. Wala pong opisina ito sa region at saka sa provinces. Kaya po doon sa itinatag na DMW, yung Department of Migrant Workers, isa po sa aming panukala na natugunan ay yung i-decentralize yung aming powers at bigyan po ng regional at provincial offices ang DMW parang sa ganon makaabot po sa ating mga barangay, sa ating mga munisipyo at sa ating mga probinsya, yun po mismong serbisyo ng ating DMW. No? Importante po kasi na ilapit natin ito sa ating masa. Kasi kung nasa centralized masyado, eh hindi naman lahat ng tao eh may kakayahan at may oportunidad na pumunta ng Maynila. No? Kaya tayo na po ang pupunta at lalabas para nang sa ganon, yung mga information, remedial measures natin at preventive measures ay nandoon na po mismo sa grassroots. Alright. May kwento nyo nga po, nabanggit nyo yung Department of Migrant Workers. Anong status ng transition? Ano-ano mga opisina ang magko-collapse under DMW at matitira under DOLE? Paano ho ba yung timetable natin dito? Nako, napaka-relevant po niyan ano, yung katanungan na yun. Kasi kung maalala nyo, may bago na pong italaga na interim secretary ang DMW. Unang-una pong secretary sa secretary Mamaong nga po. No? At 7 po yung ahensya na mako-consolidate at mag-merge to become one Department of Migrant Workers. At ang pinaka-core agency niya, eto pong POEA. No? Yung POEA po ang magiging Department of Migrant Workers. No? Eto pong 7 ahensya na ito, nasabi ko na POA, andyan po ang NRCO na OWA, nandyan po ang NMP, National Maritime Polytechnic, nandyan po ang ILAB, yung International Labor Affairs Bureau natin na siyang may hawak ng lahat ng polos natin abroad, yung mga labor attachés natin,
nandiyan po yung welfare office ng DSWD at yung OMWA ng DFA. Lahat po ng nabanggit pong ahensya, ang mandato po nito ay para po tugunan yung mga pangangailangan ng OFWs, kaya sila po yung napili to constitute the DMW. No? Kasalukuyan po ang transition namin ngayon, binigyan po kami ng batas ng 2 years for the transition period para nang sa ganun magsagawa ng tinatawag na implementing rules and regulations, staffing pattern, submit a budget which will form part of the 2023 GAA, at saka yung tinatawag na napaka-importante, training po ng personnel na siya po magiging mga empleyado ng Department of Migration. Ano po yung overlap o redundancy sa DOLE? Parang tila medyo pareho yung gagawin ninyo except na may service clientele kayo na tutok sa migrant workers. Hindi ho kaya overlap ito o parang sobra naman po, pondohan natin dalawang bureaucracy na malaki? Apo. Nako, malaki po ang pagkakaiba. Ang Department of Labor and Employment ay tutugon po sa local employment po natin. Dito po yung mga issues sa ating domestic laborers po natin dito. Ang DMW naman po ay tutugon sa mga issues ng overseas employment natin. Ito po yung whether you are a documented or undocumented OFWs, sila po ang bahala para bigyan ng proteksyon at i-promote yung kanilang welfare. All right. Pero Yusek Bernard, contested pa rin yung bilang. Ano po yung total number? Ilan ho ba talaga ang OFWs nating global na numero, both documented and undocumented? Isa po yan sa gagawin ng DMW, no? Magkaroon po ng database, na shared database. Sa ganon, yung mga iba't ibang ahensya po ay isa na po yung titingnan nating datos, ano? Sa ngayon po, kasi nasa mahigit na 10 milyon yung ating mga both residents and returning OFWs po natin, ano? Ang pinakamalaking bahagi po nito, yung aktibo pong bumabalik sa ating post, yung tinatawag nating BM o balik manggagawa, no? Karabihan din po dito mga resident na po ng iba't ibang bansa, at sila po ay nagtatrabaho pa rin at sinama na nila yung kanilang pamilya doon po sa mga countries of destination. Hindi ba mali ang timing nitong Department of Migrant Workers nung pandemic? Bumaba ang bilang ng rehire, new hire, repairer. So kung ang trend po ay magulo pa rin ang mundo, magkakaroon ng oil price increases at economic problems. Ano po, recovery issues. Sinong tatanggap nung i-deploy ninyo? Ano po, pababa naman ang numero na natatala ng POEA, ng mga umaalis at bumabalik manggagawa? Alam nyo po, tama kayo doon. No? Dahil ito pong pandemya na ito ng 2020, nung nag-umpisa, nung Marso, hanggang sa kasalukuyan, ikumpara po natin yung pre-pandemic levels natin, yung deployment data natin noong 2019 at prior to 2019. Mahigit 2 milyon na ang ating deployment every year. No? Bumaba po tayo ng 74%. Kung ikukumpara mo yung datos ng 2020, na kasagsagan ng pandemya, ikumpara mo yung sa pre-pandemic levels. No? 74%. Pero ang kagandahan po niyan, itong 2021, kahit may pandemya na, tumaas naman ng 35%. Yung level natin from 2020 to 2021. At ang pinakamalaki po ang tinaas yung ating seafaring industry, no? Okay. Yung po mga seafarers natin. Halos bumabalik na po siya doon sa pre-pandemic level. Ang ibig kong sabihin yan, pagamat apektado po sila, no? Naka-recover na po yung industriya pansamantala dahil po doon sa tinatawag naming yung inter-agency joint memorandum na kung saan nagkaroon po kami ng crew change, no? Yung pong in-implement ng iba't ibang ahensya para sa pagpapalit at pag-deploy at pag-embark at pagsasampa ng ating mga seafarers po. Marami po tayong pinalabas na policy at programa noong panahon ng pandemya para po mag-intervene doon sa mga challenges during trying times, kaya po tayo nakarecover. Yung land use po natin, ganun din po. Unti-unti na rin po nakakarecover. Okay. Yusek, tanong mo namin yung overseas absentee voters. Ang registered ninyo noong 2019 elections, 1.8 million globally. Ngayon hong 2022, bumaba ng 1.67 million kasi daw merong mga disenfranchised, o hindi o disenfranchised, kumbaga parang tinanggal na sa listahan dahil hindi nga nakaboto ng dalawang eleksyong nakalipas. So, napakaliit ng rehistrado at napakaliit ng turnout. Pagka presidential elections, umaabot ng mataas na 30%+. Pagka midterm, 16% to 20%. So, bakit po ganun? Ang konti nang nagre-register nating overseas workers.
Bagamat hindi ko po sakop o hindi po ako eksperto rito, ang tanging masasabi ko po ay doon na lang sa total ng repatriation figures po natin na nabanggit ko kanina, 968,000 yung ating pinauwi, halos 1,000,000. Abay, kung pinauwi po natin yun, ay siyempre, paano po sila makakapag-register abroad? No? Eh dahil nga sa sinabi kong 74% yung decline ng deployment natin na dapat sana ay sasampa at mag-join at magtatrabaho abroad na hindi nakasampa, eh malaking factors po yun. Kaya bumagsak po yung registro ng ating absentee voting. O, tinanong po namin yung COMELEC dun sa mga bumalik na mga OFWs natin. Nagkaroon mo ba ng advisory at gusto sana daw nila mag-advise na mag-transfer ng registration para makaboto sa Mayo? Pero wala ho silang bilang dahil hindi raw nag-share yung ibang ahensya ng mga datos. Yung DFA, yung POA, yung OWA, kasi gusto nilang sabihan yung mga OABs natin na pag-uwi sa Pilipinas, mag-register hanggang nung nag-deadline noong October 13, 2021. Kayo ho, may number ba kayo ng mga medyo parang natanggal sa listahan ng mga OFW nating registered voters? Ay, alam nyo po kasi, stricto din ang ating COMELEC para po doon sa pagpapalinis ng ating datos, no? Doon sa registered list of registered voters po natin. At tulad na nga na sabi ninyo kanina, pag hindi po nakarehistro ng dalawang sunod, ay tatanggalin kayo sa listahan. Ano? Siyempre po, gawa ng pandemyang ito, napakalaking factors po yun. No? Napakalaking insidente po yung nangyari na yan para po maapektuhan yung registration po ng ating mga absentee voters. Ano sa tingin ninyo yung outlook? Masigla ba na ang interest ng ating mga OFW sa eleksyong darating? Meron mo ba kayong napapansin na parang pagtamlay naman ng interest? Nako, ang sektor po ng overseas employment industry natin ay napaka-aktibo. No? Lalo-lalo na yung mga OFWs po natin. At sila po ay excited din doon sa itinatag na Department of Migrant Workers. Kaya ito pong sektor na ito ay napaka-importante para po dito sa darating na eleksyon. Ano? Kasi kung titignan po natin, yung pong administrasyon na ito, malaking bahagi po ng ating programa at polisiya ay nakatuon sa ating mga OFWs. Kaya nga po yung creation of the DMW na isa ng ganap na batas, ito po ay isang fulfilled promise ng ating mahal na presidente, no? Alam niyo po, napaka-importante niyan at malaki po ang role na gagampanan ng ating overseas Filipinos ito po sa darating milyon. All right. Magkano po yung budget na nakalaan sa Department of Migrant Workers? Kasi sabi ng iba, pagka may bago na namang bureaucracy, gastos na naman yan. Marami na namang political appointees. Lalagpasan na naman yung mga nasa career service. Magkano po at ilang tao ang nakalatag na ilalagay sa Department of Migrant Workers? Alam niyo po, tinugunan ng batas mismo, yung Republic Act 11641, yung DMW natin, yung pong issue na yan. Ano? Okay. Kami pong mga pitong ahensya na na-merge at na-consolidate, lahat po nung aming assets, lahat po nung aming budget, lahat po ng aming resources will form part of the budget of the DMW. Iko-continue po namin yon during this transition period. Right. Yung mga personnel will be in a holdover capacity hanggang wala pong kapalit. No? Ang kagandahan po dito, existing na po itong mga ahensya nito at may kanya-kanya na pong budget. At yun po ang gagamitin natin. Kaya nga po yung 2023 GA, isasama doon yung pong budget ng DMW na isa pong gagawin ng ating transition committee. At yung pong total budget ng DMW ang isusumiti natin doon po sa ating Kongreso. Maraming salamat po, Undersecretary Bernard P. Olalia, Administrator ng Philippine Overseas Employment Administration. Maraming salamat, sir, and keep safe palagi. Welcome po at ingat po tayong lahat. Salamat po.